binibining Pilipinas vet Stacy Gabriel na tulungan ang acting ang kanyang struggle sa mental health. Dahil sa mga personal na karanasan, matibay ang pagnanais ni Stacy Gabriel na makatulong sa pagpapalaganap ng awareness tungkol sa mental health. The hottest news, the latest updates, this is Push Daily. Isa sa mga dahilan ng pagsali ni Stacy Gabriel sa binibining Pilipinas ay ang kagustuhan niyang ipaglaban ang advokasya niya para sa mental health awareness. Gusto ko po talaga na palawakin pa yung reach ng mental health advocacy ko because we need that more than ever. Pahayag ni Stacy. I dream of a Philippines where mental health care is democratized, accessible, and affordable for all. Aminado siya na naging biktima siya ng bullying noong nag-aaral pa siya. At dala pa rin niya hanggang ngayon ang mga epekto nito. I was bullied in elementary and in high school. Siguro po dinalo ko po yun sa pagtanda ko. Kaya doon nag-start yung aking insecurities, pag-amin niya. Bukod sa pagpunta sa therapy, malaki ang naitulong ng pag-arte sa mental health ni Stacy. Doon ko na ilalabas kung ano man yung lungkot, saya, anxiety, lahat ng emotions na nararamdaman ko, kwento ni Stacy. Sa mga workshops niya rin nahanap ang pagtanggap ng iba. Iba rin po kasi yung pakiramdam na you're in a room with fellow actors who love the craft as much as you do and are trying to improve themselves at wala pong nagsasapawan, walang nanlalamon, paliwanag ni Stacy. Everyone is just there to grow. It's a very supportive, friendly, warm, welcoming space, so I'm very grateful for all the acting workshops. Naging malaking impluwensya kay Stacy bilang artista ang nakitang professionalism kay Coco Martin na nakilala niya noong naging bahagi siya ng longest-running drama na Ang Probinsyano. All the rumors are true. Napakabait niyang tao, pahayag ni Stacy. Napakamapagbigay, napakamaunawa, and of course, sobrang talented. He is oftentimes the first to arrive and the last to leave, or if not the person, one of the first. His commitment and his work ethic are something to marvel at and something that I carry with me too, dagdag pa niya. Manalo man o hindi, naniniwala si Stacy na babalik at babalik pa rin siya sa pag-arte eventually. No matter what happens on July 31, I know that acting will always be my endgame, pahayag ni Stacy. Acting has always been my passion. Lahat po ng gusto kong gawin sa buhay ko, lahat ng desisyon ko mapasa kaibigan o sa personal na buhay at sa pamilya, it has all led to acting. Because that is my dream. It's my passion. It gives me joy to become an instrument to another person's story, paliwanag niya. Bukod dito, nakikita niya ang pag-arte bilang isang paraan para makatulong sa iba. We are connecting human beings. We are giving them something to talk about, something to uplift them, perhaps especially in this tumultuous season, paliwanag niya. It is also could be a form of escapism, dagdag pa ni Stacy. I know that I can find escapism in the shows, movies that I watch, so to be able to provide that relief and happiness and that cathartic experience is an honor. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.